Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 22, 2023 at tayo po ay nasa ikapitong araw na ng ating Misa di Gallo o Pagsisimbang Gabi. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang aklat ni Samuel chapter 1 verses 24 to 28. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinali nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, ikapitong araw ng ating pong simbang gabi. Tayo po ngayon ay pinapaalalahanan magkaroon ng dahilan sa ating pong ginagawa, lalo tigit itong ating pong pagtsatsaga, pagtitiis, pagpupuyat, pagdidisiplina sa ating sarili na sinasabing ito po ay isang uri at pamamaraan ng pagpapasalamat natin sa Panginoon at ito'y dinadaan din natin sa ating pong pagpupuri sa Kanya. So siguro po maganda na balikan natin ang ating pong mga karanasan sa buong taon, nung nakalipas na taon at ngayon na bago po ang araw na kapanganakan, ano ba ang ihahandog natin sa Kanya? Sa unang pagbasa, ito pong si Ana ay nangako sa Diyos na matapos nga na pagkalooban ng kanyang kahilingan, ngayon ay nagbabalik siya para magbigay ng papuri at pasasalamat. So kung nung nakalipas sa taon na kayo po ay kumumpleto ng simbang gabi, meron kayong mga kahilingan, sa loob ba ng taong ito ay naipagkaloob ba ito sa inyo? And meron kayong mga bagay, meron tayong mga bagay na hindi man natin hiniling pero ibinigay ng Diyos sa atin. At ito po ba ay maipagpapasalamat mo sa Kanya? Ito po ba ay kumbaga madadala mo bilang handog sa pagsilang, sa pagunita ng pagsilang ng ating manunubos na si Kristo? So, ito po ang panyaya po sa atin ang pagdiriwang natin ngayon na tayo po ay magpuri sa Diyos sa napakaraming bagay na binigay at ginagawa niya sa atin na kahit hindi natin deserve na pagkalooban niya ng biyaya, pero dahil siya ay napakabuti, ay meron tayo ng mga tinatamasa natin ngayon. Huwag lang tayong mag-focus doon sa wala, kundi mag-focus tayo sa mga nangyari na magpapaalala sa atin na kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.